Hello, science fans! Madalas akong natatanong kung bakit ako nag-aral at nagtatrabaho sa field ng science, technology, engineering, at mathematics o STEM. Growing up, I was very curious about how the world works around me. Madalas ay sinisira ko ang aking mga laruan upang malaman kung paano sila gumagana. Lagi kong pinapanood ang aking tatay whenever he fixed something around the house. This led me to have a natural interest for the sciences. Pero marami na namang mga bata ang ganoon. Curiosity is a natural trait of the young. So bakit nga ba napaka-konti ng mga scientists sa Pilipinas at sa buong mundo? Before I answer this question using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manunood. My name is Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa akong mananaliksik in the field of molecular ecology. And I've noticed how few students are interested to do research in this field. Isa rin akong guro. At nalulungkot ako pag napapansin ko sa aking mga estudyante na nawawalan sila ng interes sa kanilang mga pinag-aaralan. And Sciencia is my science communication channel, where I hope to inspire more young people, especially girls, to pursue STEM. Isa sa mga posibleng rason kung bakit napakakonti ng mga siyentipiko sa mundo ay ang misconception na ang STEM ay para lamang sa mga matatalino o mga genius. Huh? Naiisip ng mga tao na ang STEM fields ay para lamang sa mga matatalino dahil minsan nga ay complex ang subject matter. Pero meron din tayong mga historical stereotypes at cultural influences. Aminin man natin o hindi, merong mga subjects sa STEM fields na nakakahilo, mahirap intindihin, at mahirap i-memorize. Idagdag pa natin dito na pag pinoportray ang mga sikat na tao katulad ni Einstein or Newton sa media, mas nare-reinforce ang notion that brilliance is a prerequisite for success in STEM. Minsan may mga teacher na mas gusto nilang mag-memorya lamang ang mga estudyante kesa mag-practice ng critical thinking. At dahil dito, nahihirapan o nai-intimidate ang mga bata na hirap magmemorya. To address these issues, tayong mga guro ay kailangang mag-promote ng inclusive teaching practices. Kailangan ma-emphasize ang critical thinking at problem solving at mag-provide tayo ng maraming oportunidad para sa hands-on learning. Kailangan din nating magpakita ng mga diverse role models para ma-imagine ng mga bata ang sarili nila bilang isang siyentipiko. Bawasan na rin natin ang mga mahirap na exam na puro lang memorya ng memorya. Kailangan ma-practice ng mga bata ang critical thinking at maparami pa ang hands-on approach para makita nila na maraming paraan para ma-involve sa STEM. Hindi naman kasi requirement na maging isa kang genius para maging isang siyentipiko o mananaliksik. You only need curiosity, resilience, and discipline para maging isang successful na scientist sa Pilipinas at sa mundo. Diversity often leads to better innovation. Pero nahihirapan tayong makamit ito dahil sa kakulangan ng mga kababaihan sa STEM field sa Pilipinas at sa mundo. At ang isang rason para dito ay ang kakulangan ng mga role models. Pag nakikita ng mga batang babae na nagtatagumpay ang kanilang mga ate at tita sa STEM fields, binibreak nito ang mga stereotypes na ang STEM fields ay para lamang sa mga kalalakihan. Pag nakakakita sila ng women role models sa STEM, nagpo-provide ito ng tangible examples of the diverse paths that they can take within these fields. Kung maraming role models, marami rin tayong nakikitang paraan kung paano maka-overcome ng mga challenges at kung paano makipamuhay sa mga male-dominated fields. At napaka-importante nito para sa mga batang babae na nakakaharap ng mga kahirapan sa kanilang pag-aaral or pagtatrabaho at yung mga hindi pa rin sigurado kung STEM ba talaga ang gusto nilang pag-aralan or pagtrabahuhan. Ang mga role models ay pwede rin mag-offer ng mentorship at support. Pwede nating alalayan ang mga batang babae through their educational and professional pathways. Pwede tayong gumawa ng mga network at mag-provide ng encouragement pag nahihirapan sila. Pag mas maraming babaeng role model, gumagawa tayo ng isang inclusive na environment. At napaka-importante nito para ma-inspire ang mga batang kababaihan at mag-succeed ang STEM fields.
But beyond having people to guide us, kailangan din ng mga kababaihan ng sponsors. Ang mga sponsors, in the context of career development, are influential individuals na nasa loob ng isang organization or industry who actively advocate for and support the advancement of someone's career. Pwedeng sirain ng ating mga sponsors ang gender bias na makikita sa ating mga industriya by championing our talent and potential in our professional networks. Napaka-importante ng advokasya na ito in environments where women are underrepresented or undervalued. Nakakatulong din ang ating sponsor sa pagturo sa atin kung paano mag-navigate ng office politics na kadalasan ay hindi alam ng mga scientists. Pwede rin silang tumulong para mag-build ng strategic relationships at mag-hone ng ating leadership skills. But sponsorship can also mean financial support. Maraming batang nag-aaral ng STEM, especially those in senior high school and college, ang nakakaharap sa isang mabigat na problema: ang paghanap ng funding para sa kanilang mga thesis. This financial problem often forces them to abandon their STEM interests. Base sa mga survey among senior high school and college faculty, the average cost of a basic STEM thesis ranges from 55,000 to 100,000 pesos o 1,000 to 2,000 US dollars. At kadalasan ay masyado itong mahal para sa karamihan ng ating mga estudyante. Napakakonti din ng mga grants na available para sa mga estudyante na ganito kabata. So, para ma-celebrate ang aking kaarawan in a few hours and Sciencia's 4th anniversary, gusto sana naming mag-raise ng funds to support at least one young woman passionate about STEM for the academic year 2024-2025. Nagsisimula ang academic year 2024 to 2025 sa Pilipinas around June to August. So, ang gusto natin ay ma-secure ang kailangan nating pera by June to ensure timely application openings for the new school year. Gusto sana naming maka-award ng 1,000 US dollars, which is approximately 55,000 pesos per student, and sa ating mga interesadong estudyante, through Sciencia Channel ang magiging applications nyo. So, watch out for future videos containing our instructions. Candidates will be evaluated based on the quality of their proposed thesis, sa kanilang paraan kung paano i-share ang scientific concepts effectively, at endorsements galing sa kanilang mga guro, kamag-anak, at community leaders. At kung lumampas nga tayo sa 1,000 US dollars or 55,000 pesos na target, lahat ng matitira ay papamigay pa natin sa iba pang mga applicants na deserving. To donate ng kahit magkano, please check out the Air Funding link in the description of this video, pero pwede rin kayo mag-deposit through GCash or bank transfer. Gagawa kami ng mga regular reports at the Sciencia website, sa ating Facebook at Instagram, and through this YouTube channel as well, to make sure that we are fully transparent about the funds that we are raising. We will have until June 22, 2024 to reach our goals, and we hope that we can bless more than one Sciencia grantee for this fundraising activity. But what do you think? Are you ready to support the next generation of women scientists in the Philippines? Please like and share this video and share our donation channels as well. Please help us help more people. And don't forget to share your thoughts in the comments section below.